no, mga bayaw. So, nandito tayo ngayon, no, kay Zenbike Philippines, no, dito yan, sa Las Piñas City, no. Lalagay ko na lang dyan sa description box at saka dyan sa comment section yung kanilang complete address, no. At nandito nga pala at kasama natin si Mar. Mar, ano balita? Ayan, no. So, si Mar magiging kasama natin ngayon, no, dito sa Zenbike Philippines, dito yan, sa Las Piñas City. Mar, dami mga iba't ibang klase ng mga bisikleta rito, ha. Sa mga ganitong klase ng folding, ano yan? Bakal ba yan? Ayan, yung mga ganyan, magkano ang presyuhan nyo dyan? 3.5 po. Ayan, o. 3.5 pataas. Ayan, may mga ano, iba, may mga basket pa, no? So, ayan, iba, may mga cambio pa. Tsaka magaganda kasi mga branded siya, o. Kung mapapansin nyo, mga branded yung mga folding bike nila. Meron nga rito ang ano, promo bike ng Star Wars, o. Ayan, ganda. Ito, Star Wars, magkano to? Ayan, ano po? 4,000, oh, ayan, oh, kasi ano yan eh, promo bike ng Star Wars. Pagka may mga basket, 4,500, ayan, oh. So dito, sa Zen Bikes, marami kayong pagpipilian na bike. Merong size 16, may size 20, meron din mga pambata. Sa mga ganyang pambata, Mar, magkano yung mga ganyan? Oh, ayan, 3,000 naman pataas naman yan, no, para sa mga anak ninyo, no. Ito, ito yung pinaka-paborito ko rito yung bike, eh, kaso hindi binibenta. Service daw nila to, no. Gustong gusto ko yan eh. Alright, punta naman tayo sa ibang section, no, mga bayaw. Yun na, mga bayaw. Ngayon, nakikita nyo naman, no. Isang malawak na ano to. Isang malawak na paraiso ng mga bisikleta, no. Napakarami nito, mga bayaw. Talagang mananawa kayo. Ang gandulo yan. Dami, iba't ibang klaseng mga Japan surplus bikes na mga branded, no. Halo-halo yan. Kayo na lang ang mamimili, no. Guys, dito, Mar, magkano yung mga presyuhan ng mga ano natin dito? Mountain bike pa ito na 26? O yan, 7.5 pataas daw itong mga ganitong klase ng mga ano, no? Hindi ko naiisa-isahin sa inyo, no, mga bayaw, itong napakarami ng bike dito, grabe. Sobrang dami at saka napakagaganda ng mga pesa. Yung nga naka Shimano. Saka hindi talaga kayo mapapahiya. Sa ganito namang klase, Mar, ano bang klaseng bike itong mga to? Mga hybrid? Ayan, mga hybrid. Mga hybrid nyo, puro mga bakal. Yeah, puro bakal. So sa mga hybrid na ganito, ganyan, ganyan ito, magkano yung mga ganito, Mar? 5.5. Ayan. Ang mga presyuhan dito, 5.5 pataas. O ayan, mga hybrid nila, mga ano yan, mga bayaw, 5.5 daw yan, pataas, no? Pag gusto nyo bumili. Tapos, ito yung pinaka-paborito kong section dito, eh, itong Japanese bike, mga bayaw, no? Ganyan ito, meron sila mga Japanese bike na alloy, ganyan ito, Miata to, oh. Ganda, oh. Kaso, ano pa raw to? Hindi pa raw to, ano, tapos. Kasi gagawin pa raw 24 yung unang gulong, no? Kasi 26 yung nakakabit, 24 yung nasa likod. So, aayusin pa yan. Pero alloy yan, alloy ang batalya yan. Ito sa mga ganito, magkano presyuhan nyo dyan? 5.5 pataas. O yan, 5.5 daw yan, pataas. So, pataas ha. Ibig sabihin, hindi lahat to, 5.5. Iba-ibang presyo yan, pataas. Gaya nito, alloy din to. May basket pa, oh. Ganda. So, marami kayong klase ng pagpipilian ng mga ano rito, Japanese bike. At saka maganda, may bakal, meron ding mga alloy, ayan, dami. Eh dito naman, ano, Mar, sa mga folding bike, ano ba yan, size 16? Sa mga size 16, Mar, magkano? 3.5 pataas. Ayan, 3.5 pataas naman. Ito, mga size 16, no? So kung gusto nyo bilan yung mga misis nyo, yung mga anak ninyo, ng mga magagarang mga folding bike, ayan, gaganda ng mga folding bike dito, oh. Branded lahat, oh, di ba? Gaganda pa ng mga pesa, kaya hindi kayo mapapahiya rito. Mar, magkano rito, Mar? O yan, 3.5 pataas daw dyan, no? Ito, napansin ko, Mar, mga ano rin pa, eh, no? Para mga hybrid din. Magkano naman dito, Mar? Ayan, kasamaan daw ito sa mga 5.5 pataas. Ito, ito naman yung mga hindi napaplat, eh, no? Na mga bike. Ito, magkano naman presyuhan dito? 6.5. Ayan, 6.5 naman daw yung mga ganitong klase ng mga bisikleta, no? Tapos ito, ang tawag dito sa bike ito? Cruiser bike? Ayan, sa mga cruiser bike, magkano? 5.5 pataas. Ayan, 5.5 pataas daw yan. Yung mga section na to, no? Tapos dito, cruiser bike din to. Pag gusto nyo ng cruiser bike na merong ano, merong basket pa yan. O yan, stainless ba yung basket na yan? O yan, no? Gaganda, oh. Sa mga ganito, Mar, magkano yung mga presyuhan nyo dyan? Ayan, 6,000 pataas. Ano ba to? Mga ano, racer? Mga hybrid din. Kaya sa mga hybrid, magkano, Mar, mga ganito? 7.5 pataas, eh, yung mga hybrid nila. Tsaka magaganda kasi puro mga naka Shimano na, eh, no? Ito naman, mga parang folding bike to, Mara. No, mga bakal, no? Oh, man. Standard na folding bike. Ayan, may mga basket pa. Mar, sa mga ganito, Mar, magkano yung ganito mga size 20, ha? 4,000. O, ayan, 4,000 lang, oh. May bike na kayo.
Para rin ano, brand new eh, no? Mar, napaka-kinis pa eh, no? Maganda talaga ng bike nyo rito eh. Dito, mga hybrid, magkano yan dyan? 7.5 pataas. Tapos, ano naman to? Ano mga bike to? Standard din to na mga folding bike, no? Tsaka iba, parang pagka-Japanese bike din. Dito, magkano rito? Ayan, 4,000 pataas din po, no? Dito. Tapos, mapapansin nyo rito, mga bayaw, may mga size 20 sila na mga ano rito, na mga bisikleta. Ayan, no? Na mga folding bike. So, karamihan dito, mga ano, no? Mga chromoly steel, no? Yan, mga yan. Pero, pag nakita mo naman ng mga pyesa, mga nakasimano, ang gaganda, talagang imported talaga. Dito naman, Mar, magkano naman mga presyuhan natin dyan? 4,000 pataas. Pero dito, may napansin tayo, mga bayaw, dito sa part na to, may alloy sila, no? Ito, yung Panasonic. Napakaganda. Ayan, ano ko, ito, type na type ko to eh. Itong Panasonic to. Ito, Panasonic mo, magkano to, Mar? O, 7.5 daw to. Negotiable pa ba mga presyo rin dito? Mga presyo. Ayan, ha? Sabi ni Mar, so negotiable pa raw yung mga presyo nila rito. Just in case na pupunta kayo rito, hanapin nyo lang si Mar, no, para maasikaso nila kayo. Ayan ha, tignan nyo naman, Panasonic, folding bike. Tapos, ang ganda pa ng mga manibela. Tsaka yan, no, may carrier pa sa unahan. May ilaw po, di dynamo pa. Tapos, ang malupit dito, ang ganda ng bowa sa unahan, no. Ganda, maganda tong Panasonic na to. Type na type ko to. Simula raw dito sa Panasonic na to, itong apat na magkakatabi, Mar, no? Puro mga alloy to, no? Ayan, mga alloy daw yan, no? Ito naman, ano mga bike to? Mga mountain bike na 26. O, ayan, magkano naman to, Mar? O, ayan, 6.5 naman daw. Dito, sa mga mountain bike nilang to, 6.5 naman daw. Eh, sa mga ganyang klaseng bike, ano naman tawag dyan? Cruiser, ayan, yung mga cruiser bike nyo dyan, magkano naman ang presyuhan yan? 7.5 pataas, o, di ba? Ito, mga hybrid mo rin to. No? Magkano naman ang presyuhan natin dito, Mar? 7.5 pataas din yan, o, negotiable pa. Kati dito, sa part na to, ganun din ba rito? O, ayan, 7.5 pataas. Tapos, dito, medyo, ano na, medyo, mga maganda-gandang klase na talaga yung mga bike dito. Dito, ganun din. 8.5 pataas naman yun dito, yung mga bisikletan to, gaganda, o, di ba? Eto, dito naman, Mar. To parang halo na tong mountain bike, tsaka ano, no? Tsaka hybrid. Magkano naman dito? 15,000 pataas, tsaka mga hybrid. Tapos, mapapansin nyo yung mga nandito dito, mga branded na to. Gaya nito. Meron sila dito. To ano na to? Road bike. No? Road bike to, Mar, eh, no? To road bike to ni GT. Ayan, ganda nitong GT na to. Eto, pagdating sa ganitong klase ng GT, Mar, magkano yung ganito? 25,000 daw yan, no? Ayan, no? Ayan yung kanyang RD. Oh, ayan yung kanyang crank. Magaganda talaga, nakasalpak na pesa, no? Hindi ko talaga maurirat sa inyo na isa-isa kasi sobrang dami talaga ng bike na to. Biruin nyo hanggang doon, no? Napakalayo. Sobrang dami talaga, no? Maganda, bumisita kayo rito sa Zen Bikes Philippines, no? Meron pa ako isa pang nagustuhan dito na hybrid, eh. Ito, itong Giant na to. Mar, magkano tong Giant na to? Oh, ito, 11 pataas daw yung mga presyo dito. So, meron dito yung Giant, merong Felt dun eh, no? Ayan, merong Felt, merong GT, ayan, ano to? Merong Louis Garneau. So, marami, maraming klase ng mga brand dito. May Merida. So, iba-iba, kayo na lang talaga yung mga mamimili dito. Dito, sa part naman na to, ano naman to? Road bike, no? Ayan, dito, marami rin. Iba-iba rin, gaya nito. Meron din dito ang rally. Sa ito, dito naman yung section na to, dito naman dinidetail, no? Diyan nila dinidetail yung mga bisikleta nila para magmukhang bago talaga, no? Nililinis nilang maigi, no? Para makapunta kayo rito, ilalagay kayo yung address diyan lang, no, sa description box at saka sa kanilang ano, sa aking comment section. Ngayon, meron din silang ano, mga bayaw, no, Facebook page. Para makita nyo yung kanilang iba't ibang klaseng stock dito sa ano, no? Zen Bikes Philippines, no? Sa mga pambatang ganyan, Mar, magkano? Ayan, 3,000 pataas. So ayan ha, tatandaan nyo, ito si Mar, ha, yung gwapong-gwapong si Mar. Tatandaan nyo para makapunta kayo rito. Mar, anong oras ba tayo nagbubukas dito? 8 po hanggang 6.
5:30 po. 8 o'clock ng umaga hanggang 5:30 ng hapon, araw-araw. So kahit Linggo, bukas kayo. Buong araw din. Tapos ano ba mga tinatanggap yung mga payment dito? Puro cash lang? Cash po, Gcash po. Ayun, cash at saka Gcash. No? Yan ang mga tinatanggap nila mga payment dito. Tapos, Mar, pagka bumili ba tayo ng bike dito, kukondisyonin nyo muna bago ibigay sa customer. Yeah, running condition. So bago na ibigay sa atin itong mga bisikleta na to, eh talaga namang lilinisin, no, Mar? Tapos kukondisyonin maigi, pagmumukha yung brand nyo talaga para pagbigay sa inyo, gagamitin nyo na lang, no? So, ayan ha. Ito yung mga latest na mga stock, no? Ngayon ni Zen Bikes Philippines. So, just in case na gusto nyo pumunta rito, nandito lang yan sa Las Piñas City, no? Sa loob to ng ano, no? BF Resort ba to? BF Resort, nandito to sa La Lane Bennett Street. So, puntahan nyo lang sila rito. Lagi naman silang bukas. Mode of payment, ang tinatanggap nila rito, Gcash at saka cash, siyempre. Yung kukuha nila rito. Tapos pagka ano yata, no, pag mas marami kang bibilin, mas malaki yung discount, no? Yung pagka mga wholesaler ka, no? Ayan, bibigyan ka nila ng magandang presyo. Alright? Yun na. So dito naman, no, mga bayaw, dito naman yung makikita yung kanilang ano, workshop, no? Dito nila nililinis at saka dinidetail ng maigi yung mga bisikleta, no? Dito sa Zen Bikes Philippines, no? Tapos marami rin silang ano. Nagbebenta rin ba kayo, boss, ng mga basket? O ayan, nagbebenta rin sila ng mga basket. Pagka gusto nyo lagyan ng basket yung mga bisikleta nyo, marami rin sila. Tapos, taga-ano rin sila. Ayan, mga iba't ibang klase ng mga rim. Nagse-service din sila. Siyempre, bago nila ibigay sa inyo yung bisikleta, sisiguraduhin nila na 100% good and excellent condition bago nila bitawan sa inyo yung kanilang ano, no, yung kanilang bisikleta, no? At para makapunta kayo rito, eh ilalagay ko na lang lagi diyan sa aking comment section at saka diyan sa description na box, no, yung kanilang Facebook page para makontak niyo sila. All right? Yung bayaw. So ayan po, no, ang kabuuan, no, ng mabilis nating vlog dito kay Zen Bike Philippines, no. Just in case na gusto nyo pumasyal dito, eh nandyan na ho lahat ng mga detalye, no? Nilagay ko na. At ang pinakamaganda talaga, kasi hindi ko na maisa-isa sa inyo yung mga bisikleta. Sa sobrang dami talaga, no? Pero napakaganda ng mga bisikleta rito. Solid na solid, mga bayaw. So, pumunta kayo rito. Negotiable naman ang mga presyo nila. Kung kaya nyo ihagil pa. Ang maganda kasi sa kanila, mas marami kang bibilin, syempre. Mas magandang presyo yung ibibigay nila sa inyo, no? Unang-una muna sa lahat, no, bago natin isara tong vlog na to, nagpapasalamat ako, no, sa buong management at siyempre sa staff ng Zen Bikes Philippines dito sa Las Piñas City, no. Thank you very much po sa pag-accommodate kay Dino Boy TV, no. Ganun din, no, kay Mar, no, na sinamahan tayo para makita yung mga bisikleta nila. So kung naghahanap kayo ng mga quality bisikleta na imported galing Japan at branded at solid na solid, pati mga pyesa, eh dito kayo pumunta. Dahil talaga naman sa Angkaterba, ayan, nasa likod ko, sa Angkaterba ng mga bisikleta, ang pagpipilian nyo rito. Diba? Okay? So sa aking mga subscribers, please like, share, and subscribe. Dino Boy TV, para lagi nyo updated sa aking mga latest bike checks, sa aking mga latest bike shop visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world. Ano pa, mga bayaw, no? Yung mga kaibigan natin dyan, syempre yung mga OFW dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, syempre sa Hong Kong, sa Japan, sa Thailand, Malaysia, sa Vietnam, sa Brunei Darussalam, sa Hawaii, sa Taiwan, sa Guam, sa US Virgin Islands, US, Canada, Poland, Germany, Italy, Mexico, Paraguay, Bahamas, Costa Rica, at siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Maraming salamat po. Mag-subscribe kay Dino Boy TV. Till then, mga bayaw, this is Dino Boy TV saying, peace out. Outdoor and cycling attire for MTB, The Trailman.
Swabe ang locks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.